Marami sa mga operasyon ng pulisya kung saan may napatay na suspect dahil mano nanlaban ay hindi raw nasunod ang protocol. Yan ang iniulat ni Justice Secretary Menardo Guevarra sa United Nations Human Rights Council. Ang sabi ng DOJ, gusto nilang ripasuin o i-review ngayon ang nasa 6,000 na anti-drug na operasyon ng pulisya kung saan may mga napatay. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nanlaban. Yan ang madalas marinig sa mga pulis kapag may suspect na napapatay sa kampanya kontra droga. Pero base sa paunang pag-aaral ng Interagency Review Panel na pinangungunahan ng DOJ na iniulat kahapon sa United Nations Human Rights Council, sa maraming ganitong kaso, hindi nasunod ang mga protocol. Halimbawa, sa San Jose del Monte, Bulacan, may 85 kaso ng nanlaban umano pero wala ni isang paraffin test na ginawa at iisa lang ang ballistics test. In many of these cases, law enforcement agents asserted that the subject of the anti-drugs operations resisted arrest or attempted to draw a weapon and fight back. Yet, no full examination of the weapon recovered was conducted, no verification of its ownership undertaken, and no request for ballistic examination or paraffin test was pursued until its completion. Hindi lang ba alam ng pulis yung dapat gawin niya, therefore walang malis, o sinadya nila at may mali siya? Alam mo, hindi namin masasabi yan. Ano? We don't want to conclude na hindi nila ginawa o ano. Minsan kasi talaga namang walang SOCO available. No? Ayon kay DOJ Undersecretary Adrian Sugay, galing din sa mga pulis ang nireview nilang kaso. May 300 kaso sa 900 isinampa ng mga pulis sa National Prosecution Service ng DOJ ang naibigay sa panel para ma-review. Pero sabi ni Sugay, mahigit 6,000 ang mga anti-drug operations kung saan may namatay. Ire-review rin daw nila ang mga ito. Sa San Jose del Monte, specifically sa Angeles, certain parts of the NCR, saka Region 4A, parang halos pare-pareho yung pattern. Ano? Hindi ako handa na sabihin na alarming. Ano? Pero there is a pattern and I think we should look into this. Kasama sa mga rekomendasyon ng panel ang kasuhan, ang mga sangkot, at gawing lead agency ang PIDEA sa mga anti-drugs operation, alinsunod na rin sa batas. Bibigyan ng kopya ng report ang Pangulo, pati ang PNP, para na rin ma-review nila kung may mga dapat baguhin sa kanilang protocols. Sabi ng PNP, bumuo na ito ng technical working group na inaasahang makapagsusumite ng ulat at rekomendasyon sa unang linggo ng Marso. Ayon naman sa Malacanang, patunay itong gumagana ang ating sistemang legal. Hinaharap po natin ang katotohanan na posible pong may ilang mga alagad ng batas na kinakailangan sigurong managot sa ating batas. Tinatanggap naman ng Commission on Human Rights ang paunang ulat ng panel, pati na ang pagtiyak ng panel na kasama ang CHR sa pangangalap ng ebidensya sa mga kaso. Idiniin ng komisyon na dapat matuloy ang mga kaso at maparusahan ang mga sangkot. Sabi naman ng grupong Human Rights Watch, dapat daw tuparin ng DOJ ang mga rekomendasyon nito at siguruhing bukas sa publiko ang lahat ng records para rin makita kung meron ngang napaparusahan. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.